Konkreto na nga daw mga idol ang plano ng Los Angeles Lakers pagdating sa free agency. Ayon sa latest report, naka-focus nga daw ang Lakers sa mga two-way wings, kumbaga mga 3-and-D player, na talaga namang kinakailangan nga nila sa next season para nga matulungan itong kanilang big three. Yan nga ang naging formula nila mga idol ng 2020 championship nila, ang naging sikreto kung bakit nga sila nanalo. At ngayong parating na season ay gagawin nila ito muli. Mukha ngang hindi na magganap pa ng ibang paraan si Rob Pelinka, kundi babalik na lang siya kung ano ang gumanas na kanila dati. At yun nga ay ang pagsusurround dito kay LeBron at AD pati na rin kay Rush ng mga two-way wings, 3-and-D players. At yan nga ay aabangan natin pag-umpisa ng free agency bukas. Masusunod ba ang plano ni Rob Pelinka or may hirapan nga silang gawin ito dahil limited na nga rin ang kanilang pera na pwedeng gastusin? Pero anyways nga mga idol, para sa ating next balita ay pag-usapan nga natin ang trade na naman na naganap ngayong araw. Binigay nga ng Washington itong si Kentavious Caldwell-Pope at si Ish Smith, at natanggap naman nila itong ang si Will Barton at si Monte Morris. On the move na naman si KCP mga idol, pero siguradong matutuwa yan dahil championship contending team ang kanyang mapuntahan. At alam nyo ba mga idol, itong si Monte Morris na mapupunta sa Washington ay dating kakampina ni Kuzma nung sila'y 8 years old pa lamang. Kaya kahit masakit man na matay siya ng kanyang team, ay siguradong masaya na rin siya kahit papano ang kanyang dating tropa na si Kuzma ay magiging kakampi niya na muli. At sa ating next balita naman mga idol, Warriors rookie na si Ryan Rollins, injury na agad mga idol. Nakita nga na meron nga daw siyang stress fracture sa kanyang right foot at hindi nga siya papalaruin sa Summer League. Sa buong Summer League yan mga idol, dahil na rin yan sa pag-iingat ng Warriors. Pero ang good news naman dyan mga idol ay hindi nga daw ganun kaseryoso ang injury neto ni Ryan Rollins. Tinanong pa nga siya at sinabi niyang hindi naman daw siya nababother ng injury niyang ito. Hindi niya nga daw masyadong nararamdaman na meron pala siyang injury. Pero dahil sa mga x-rays mga idol ay natuklasan na meron pala siyang stress fracture sa kanyang right foot. Kaya ang Warriors naninigurado na hindi ka muna maglalaro sa Summer League, Ryan Rollins. Panghuling balita naman tayo mga idol, ito ngang si Victor Oladipo expected na umalis na sa Miami Heat sa free agency. Dahil na rin kasi mga idol, hindi na afford sigurado ng Miami Heat ang gustong kunin ni Victor Oladipo na kontrata. Last season nga mga idol ay binigyan niya na ang Miami Heat ng discount, 2 million lamang ang kanyang salary. At ngayon ngang medyo nakareco-recover na nga siya mga idol, at napatunayan niya na rin na kaya niya pang maging healthy at makapaglaro at high level, ay mukha ngang hihingi ng medyo malaki-laking kontrata itong si Oladipo. At mga idol, ang team nga ng Sacramento Kings ang inaasahan na magkaroon ng interes dito kay Oladipo. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!